I think we have to pray for the safety, mga kababayan, ni Commodore Ajay Tariela. Kasi sa interview, mga kababayan, ng social media bloggers at saka mainstream, sabi po ni Commodore Jay Tariela, spokesman ng Philippine Coast Guard, may threat na sa kanyang buhay dahil, mga kababayan, sa patuloy nilang pag-expose sa mga pang-aabuso, aggression ng China dito po sa West Philippine Sea. Nagpa-presscon po siya. And sabi nga natin, isa tayo sa na-invite. Pagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Ay, kailan po, busy tayo dito. Kaya pinadala ko na lang yung aking anak na si Queenie. Ayan po siya, mga kababayan. Ayos na Mr. Maravillas. Parang sunod-sunod na yung invitation sa'yo. Nanguna po si Congressman Chua ng Manila, na-invite din tayo. Si Queenie din yung ating pinadala. Yun yung issue sa panawagan niya na kung may delikadesa pa si Inday, kailangan na niyang mag-resign. Kaila lang po, mga kababayan, may pagka-iron face na, mga kababayan, si Inday. Bakal! Sintigas ng bakal yung yung panga. Pero niya, Mr. Maravillas, di ba, sabi ng ating Pangulo, I still trust Inday. Magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Pero sabi nga, may panahon din si Inday na pag hindi niya nagampanan nang maayos yung kanyang trabaho, iwan ko kung umabot pa siya, mga kababayan, umabot pa siya sa 2025 as member of the official family. Diba? Pero anya, Mr. Maravillas, yung mga kaalyado ni Inday, lalong inintensify yung paninira sa ating Pangulong. Hindi lang paninira, kundi po inintensify nila yung propaganda ng China laban sa ating bansa. Yan po, inaraw-araw po ni Harimau. May kampanya sila, mga kababayan. Tara na, kung isug ka para sa bayan, defend the flag, peace rally Central Luzon, April 28, 5 p.m. Vinyo, Poblacion Bustos, Bulacan, beside Bulso. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, dumadaloy po ang pundo kasi alangan man si Harry Roque yung gagastos ng mga pag-organize na ganyan na mga rally. Aarkila ka ng sound system. Hahakot ka ng mga tao. Siyempre, ririnta ka ng mga jeepney, mga buses. Yung pag-coordinate pa lang po, mga kababayan, doon sa venue, magastos na yon, di ba? Magmobilize ka ng mga tao na para ipakita na may mga naniniwala sa kanila. Ano niya dapat ang gawin, Mr. Maravillas, ng mga mamamayang Pilipino na may totoong pagmamahal sa bayan? Kasi ito ang niyang ginagawa nila, misrepresentation sa ating bandila. Hindi ito defend the flag of the Philippines, kundi defend China. Chinese flag. Dapat po, kung pupunta kayo doon, magbaon na po kayo ng mga bulok na itlog. Paulanan po ninyo si Harry Roque. Pagbabatuin ninyo ng bulok na itlog, kung hindi po, i-water cannon na ninyo. Para maramdaman ni Harry Roque ang galit ng ating mga mamamayan Pilipino dahil sa kanilang panghuhudas sa ating bansa. Yung narrative po mismo ng China, yung kanila pong kinakalat at pilit nilang nilalaso ng isipan ng ating mga mamamayang Pilipino, yan mismo yung sabi ni Jay Tariela, Commodore Jay Tariela. Mamaya iparinig ko sa inyo yung interview, mga kababayan. May death threat na po sa buhay ni Tariela po, kaya ipanalangin po natin ang kaligtasan niya.
And we have to unite, mga kababayan, behind our president. Buti na lang, mga kababayan, magigiting yung ating mga sundalo. At right now, busy sila sa pagpa-practice to defend our territory. Yan po, nasa balikatan sila po. Navy ready to respond to Chinese interference versus balikatan exercises. Yan po, mabuhay po kayo yung ating mga kasundaluhan. Yan po, mga barko ng Pilipinas, France at US sabay-sabay na nagpatrolya sa Sulusi. Tuloy-tuloy po yung paghanda natin. Kasi po, yung China, pag hindi natin pinagandaan, lalamunin po yung ating bansa na buhay. Lalamunin tayo ng buhay. And we have all the right, mga kababayan, to defend. Tandaan po natin, tayo ayaw natin ng gulo. Tayo yung ginugulo, and we have the right to defend. Huwag kayong maniniwala sa propaganda po ng mga pro-China na binabaliktad nila yung kwento. Tayo na ngayon yung aggressor. Kasi daw, nagpapagamit tayo sa proxy war ng Amerika sa China. Ganon ang linya ng kanilang propaganda. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga makatotohanang balita, hindi po propaganda ng China. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Naset up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mga pulses naman po siya. Pinapahid sa mga pulses. Mainam po siya sa mga pains and paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos. Adyan, Mr. Maravillas. So, balikan natin, mga kababayan, yung ating kwento. Dito muna tayo sa threat kay Commodore J. Tarriela. Tuwang-tuwa si Queenie po, yung aking anak, kasi napakabait daw siya. No? Very approachable si Commodore. Oh, ito po siya, mga kababayan. Pakinggan natin yung press con niya, mga kababayan. Kita natin matatapuan po, mga kababayan. Hindi po ba nakakatanggap ng death threat kung sa yan. Well, when we started the conspiracy, no, simula last year, nag-snowball na yung effect nito, mas tumaas ang bilang ng Pilipino na sumusuporta dito. Kasunod nito, yung pagkatanggap ko na ng mga death threats, no? And of course, matindi yung mga unanong salita din through social media and through text messages as well. Nababash siya, mga kababayan. Napapakot ba ako sa ginagawa kong to dahil sa mga pro-China po ko na pagsasalita para tindigan natin ang West Philippine Sea. Well-funded sila. Honestly, that's a very least of my concern. No? I believe na ang pabaho kong to as spokesperson for the West Philippine Sea. Ngayong mas mataas ang bilang ng Pilipino ang sumusuporta sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos. Para sa akin, immaterial na yun.
And then I also believe, no, na since ang ating pangulo ngayon, President Bongbong Marcos, has made the promise sa atin, no, na he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Para sa akin, kahit ano pang death threat or whatever na sabihin nila sa akin na yan, ang patriotic duty ko that supports the effort of our president, no, para siguraduhin na sa panahon na to, titindigan natin ang laban natin sa West Philippines. Yan ang leader. Hindi ko na yan masyadong iniinda. I don't really care kung ilang level pa ng death threat ang sabihin nila sa akin. So, napakataas yung paghanga, mga kababayan, ni Commodore Jay Tarriela sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakikita niya yung paninindigan ng ating Pangulo na never niya isusurrender not even a square inch ng ating territory to any foreign power. Pero nung panahon po ni Mau Digs, si Mau Digs mismo po yung nananakot sa armed forces. Ano ba? Ginawang duwag, mga kababayan, ni Mau Digs yung kanyang armed forces. So, siyempre, siya yung commander-in-chief, hindi na lang kumibo yung armed forces. Pero tingnan ninyo, nasa leader talaga po. Kung totoo ang isang leader na maisog po, na never siya na nagpapasindak sa constant intimidation po na ginagawa ng ano ng China sa atin, bullying, aggression, never po na nagpasindak yung ating Pangulong Bongbong. And because of that, natuwa yung ating armed forces. And the armed forces, mga kababayan, is 100% behind the cause of our president to defend the country, mga kababayan, for the future generation po. Kasi you can just imagine, pag linamon po tayo ng China, wala na tayong bansa, sinisimulan nila dito sa West Philippine Sea. And the West Philippine Sea, mga kababayan, napaka-importanteng lugar yan para sa atin. Diyan po kumukuha ng kabuhayan yung napakarami nating mga mangingisda. Dependent po diyan ang buhay ng napakarami nating mga kababayan, other than yung trillions of untapped gas and fuel deposits, mga kababayan, petroleum deposits na nandiyan dyan, na yun po yung iniinteresan ng China. Kaya walang tigil po sila sa kanilang propaganda. Ini-infiltrate nila mismo yung ating gobyerno, yung mga political leaders natin. Sabi nga po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, nangialam yung China sa ating maging sa ating eleksyon. Ayan po, ito yung kanyang binulgar po. Nangingialam po yung China at matagal na nilang ginagawa. Ayan o, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio said he believes China may interfere in the upcoming national elections to protect its interest. China will interfere because I think they interfered in the last presidential election, sabi po ni Carpio. To recall anya, former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario claimed that ranking Chinese officials have been bragging that they were able to shape the outcome of the country's polls in 2016, which led to the election of President Rodrigo Duterte. Carpio believes China will again favor a candidate who will continue Duterte's friendship with Beijing. So we will have to expect that nations have an interest in our maritime zones or claiming to our territories in maritime zones will look for a candidate who will be friendly to them just like Duterte, sabi po ni Carpio. So, nagtakapak po kayo kung bakit desidido silang iluklok si Inday. O diba? At hindi nila tinatago yung intensyon. Ito pong mga ginagawa nilang una pre-rally, ngayon maisog rally. Mag-ingat po tayo, mga kababayan. Never support po kung kayo ay may pagmamahal na totoo sa ating bayan. Malinaw po yung naging revelasyon. 2022 pa yun, sinabi ni Carpio. At kitang-kita po sa behavior ng mga pro-China politicians. Kaya sabi ko nga, itong mga survey firm, malamang po ang nagpupundo niyan, mga grupo, individuals o NGOs funded by Beijing
para po bilogin yung isipan ng mga mamamayang Pilipino na yung mga pro-China candidates for president or senator, yon ang lagi pong leading. Huwag kayo pong pauuto sa kanilang mga propaganda. So yan po, sabi ni ano, ni Jay Tariela. Ang laban natin dito sa West Philippine Sea, makaka-apekto to sa susunod na saling lahi ng Pilipino. And this is the right time for us to take this opportunity na suportahan natin ang ating Pangulo. Yes. Dahil alam naman natin, ang magiging laban ng West Philippine Sea goes beyond the administration ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang laban na to, alam niya, hindi to para sa administrasyon niya lang, ito ay laban ng bawat Pilipino. Yes. Sa katapang, maraming salamat, no? Pero para sa akin, hindi ko ikinatutuwa na mag-idolize sila sa akin. Siguro for them to contribute, no, sa ginagawa kong pagtindig sa laban natin sa West Philippine Sea. Kailangan ng bawat Pilipino, no, regardless kung nasa gobyerno ka or nasa pribado, dapat we need to be united, no, magkaisa tayo, suportahan natin ang Pangulo. And then to call out itong mga fake news, no, na ipinapakalat ng ibang partido. Ang impact naman ng fake news, alam naman natin yan. Eh, no? That is the reason kung bakit we engage the traditional media and people like you, the bloggers. No? Because we trust na we need more truth tellers. No? Kaya na-invite po kami. To amplify ang ating laban dito sa West Philippine Sea. Hindi lang mainstream. Kung mananatili tayong tahimik dito at hindi tayo magsasalita, may tendency na may mga Pilipino siguradong walang DDS vloggers masisway sila, no, sa maling impormasyon. So kasi yung mga DDS vloggers pro China idolize me, no, dito sa effort natin sa West Philippine Sea. What I can ask from you is samahan niyo po ako, laksan natin ang boses natin para tindigan ng West Philippine Sea. So malinaw po, maraming salamat sa pagtitiwala ng ating mga officials, lalo na po ng ating Philippine Coast Guard. Kasi isa tayo sa pinili, mga kababayan, na maimbita para magpalaganap po ng katotohanan at ma-counter po yung mga propaganda ng China. Tulad nito. Yan o, sabi, no to war, yes to peace. Ano sabi ni Kissinger sa MDT? Tinitwist niya, mga kababayan, yung mga kwento. So pinapalabas nila na yung tinatahak na landas ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay kaguluhan po. Tayo na yung nanggugulo. As we sided with our allies like America, ginawa tayo ni Harry Roque na troublemaker. No to war daw, yes to peace. Ang gustong sabihin po ni Harry Roque, manahimik lang tayo. And we side with China na nambubuli sa atin. Iniintensyonan yung ating territory. Inaapi yung ating mga mangingisda. Gustong kamkamin yung ating mga resources. Sila yung gustong mangkinabang. At itrato lang natin silang kaibigan habang winawater cannon tayo. Manahimik lang tayo at huwag tayong papalag habang nilalamon ng China yung teritoryo natin. Kasi pag kumuha tayo ng kakampi, ang ibig sabihin niyan, gusto natin ang gira. May ganon, mga kababayan. Sino naman pong Pangulo ang gusto ng ganon? Sabi nga natin, we engage our allies para makapag-assemble tayo ng superior force, peacekeeping force. Kasi po, with an inferior army or peacekeeping force, hindi po tayo irerespeto ng China. In fact, yun po ang ginagawa nila. Ang gusto nila, mahina lang tayo para po makapagdikta sila ng kanilang terms. Sabi nga natin, mga kababayan, if we want negotiation, as we are open to negotiation, we have to negotiate with anyone from a position of strength. Dapat may lakas ka. Pag wala kang lakas, wala kang puwersa, strength, kakamutihin ka ng kanegosasyon mo. Hindi ka man yan irerespeto. And in fact, yun po ang ginawa sa atin for the past several years.
previous administrations kasi po hindi nila naisip yung naisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, we are on the right track. Bakit po? Nagagalit po yung China. Ang ibig sabihin yan, tama yung ating mga actions. Sabi nga, mga kababayan, if you are making your enemies angry, tulad ngayon, nagagalit yung China, you are doing a good job. Tama niya, Mr. Maravillas. Pero pag yung enemy mo, tuwang-tuwa, ang totoo niyan, you are doing your enemies kasi a favor. Kaya tuwang-tuwa mga kababayan kay Mao Diggs, si Xi Jinping, kasi yung mga ginagawa ni ano ni Mao Diggs po, pabor sa China. You just imagine, nagdesisyon ng pabor sa atin yung arbitral court, yung UNCLOS, gusto pang itapon sa basura ni Digong. Ano man ang yung silbi niya? Ita ninyo? Kaya galit na galit yung China. Kasi tama yung tinatahak na direksyon. Yung direksyon na tinatahak, yung policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pumapabor po kasi sa interes nating mga mamamayang Pilipino. Kaya huwag po kayong naniniwala dito sa mga sinasabi nila. Ang slogan nila, no to war, yes to peace. Pinalalabas nila, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinusubo tayo sa gira, yon mismo ang propaganda line ni Xi Jinping. Para po pag-ati-atiin tayo na mga Pilipino, tinatakot tayo, nadadalin tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa gira. Kaya ang objective kasi nila, mag-withdraw ng support yung mga mamamayang Pilipino, mag-people power. Pag natanggal yung ating Pangulo sa uprising po, iluluklok nila si Inday. E di wow, sabi ko sa inyo, sunod yan, ang suna po, mandarina. Gusto ninyo na ang suna ng isang Pangulo po, mandarin? Disidido po yung mga minions. Ito, pakinggan po natin. Anyway, alam niyo po, isa sa pinuntahan ko itong dinggan nito ay yung launch ng No to War movement. What? Ito po yung binuo dahil no to war kami na you wala see? Pong ikabubuti. Walang mabuting ibibigay ang gera. Bakit? Ang sino yung nag-intention na magipag-gera? Yan po ang linya nila ng propaganda. Pilipino, gaya na ating inaawit sa grupang hinira, ay magpapakamatay para sa ilang bayan. Pero hindi po tayo magpapakamatay para sa Taiwan. Magpapakamatay dahil sa mga Amerikano. Bakit naman tayo magpapakamatay sa Taiwan? Amerika talaga ay nais magkagera dahil mahina ang kanyang ekonomiya. At alam naman natin na ang pinakamalaki industriya ng Amerika ay gera. Dahil silang gumagawa ng mga aeroplano, mga bomba, mga missiles. Yan ang propaganda line nila mga kababayan na gustong makipaggera ng Amerika para magnegosyo ng ano armaments. Kasi daw mahina na yung ekonomiya ng Amerika, kaya gusto makipag-gira. Ipinakita natin mga kababayan na yung economy ng Amerika is improving, lalo pa na umuunlad. Sa video natin kahapon, at yung China ay yung ang bumabagsak. Inaaraw-araw po ni Harimau ang propaganda ng China para lasonin yung isipan para niyang jackpot na si Harimau. Silang gumagawa ng mga aeroplano, mga bomba, mga missiles at ng mga barko. Ang naniniwala po kami na wala sa national interest, wala sa interest ng Pilipino ang pagkagera dahil alam natin na habang meron ng gera ngayon sa Ukraine at saka sa Gitang Silangan na hindi pa tayo talaga directly involved, apektado na tayo dahil sa pagtaas ng presyo ng firmong gearing ba? Lalo na po kapag ang gera ang ginagawa ni Harimau. Naniniwala po kami doon sa sinabi ng Prime Minister ng Singapore. Bakit pa ang Pilipinas ay nais magkaroon ng gulo sa panig ng Ninya at ng China? Sino naman ang nagsabing gusto natin ng gulo? Ang mangyayari, ang labanan. Kayo lang naman po ang nagsasabi niya. Ang ating mga karating bansa kung bakit war freak si PBBM at kanyang mga advisors. War freak daw yung ating Pangulo? Na lahat ng gusto dapat pag-usapan
at humanap ng lunas sa mga mapapayapang paraan. Kaya nga po. Gangho po sila. Kaya nga po nakikipag-usap yung ating Pangulong Bongbong Marcos. All the lines, diplomatic lines, bukas po. Pero hindi naman pwede po ang gusto ni Xi Jinping na siya yung magdidikta ng negosasyon tulad ng gusto niyang mangyari, bilateral niya. Ayaw niyang i-involve yung ating mga kaibigang bansa kasi para po kaya-kaya tayong brasuhin. Iyon ang sinasabi natin, if we want to negotiate, we have to negotiate from a position of strength. Iyon ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Palakas muna tayo ng ating armed forces, palakas tayo ng ating alliances, kaya nakipag-alyado tayo sa Japan, Australia, France, European countries. May India pa tayo mga kababayan. Para ma-strength po tayo, hindi tayo po kamutihin ni Xi Jinping. Yan po, negotiating from a position of strength is not only about having more power, resources, or options than the other party. It is also about being confident, prepared, and ethical in your approach. Matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yun ang natutunan niya sa kanyang tatay. Palibasa po si Mao Dix po, anak man lang po ng gobernador na hindi man po naging presidente. Siya lang po yung naging pangulo from mayor lang ng Davao, biglang naging pangulo. At kung paniniwalaan natin yung sinabi po doon sa balita, kaya pala nanalo si Mao Dix kahit wala siyang mga gobernador na marami kundi si Amy Marcos lang because of the support ng China. Yan ang sabi ni Albert Del Rosario rito. To recall, former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario claimed that ranking Chinese officials have been bragging that they were able to shape the outcome of the country's polls in 2016, which led to the election of President Rodrigo Duterte. Kaya hindi po mapakali si Mao Dix kahit wala na sa posisyon. At dito nagiging malinaw mga kababayan sa atin. Biglang naglaro sa isipan ko kung bakit nag-slide si Inday to run for vice president instead of running for president kasi nakita niya na hindi siya mananalo kay President Bongbong Marcos, kay presidential candidate Bongbong Marcos. Ngayon, nag-plan B sila. Vice president na lang niya. Ito theory ko man lang po. At yung aking theory, malamang with all these developments, malapit po sa katotohanan. Para sigurado niya, magkipag-unity na lang. Then, after 1 year yata yon, nang manalo sila, and by the way, before that, nang manalo si Inday, hindi pa nanunumpa, inintensyonan agad, mga kababayan, yung Department of National Defense. Eh, magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man binigay sa kanya. Kasi kung National Defense po, sabi nga natin, matutuwa si Xi Jinping. May influence siya sa armed forces. Mga kababayan, kung National Defense si Inday, so magiging madali sa kanila ang mag-take over sa Palacio Malacanang once na nag-withdraw ng support. So may influensya po, napaka importante yung support ng armed forces and gustong kontrolin din yung Congress. Kaya nga po, nag-attempt si GMA na mag-kudita sa Congress, palitan si Martin Romualdez na naging kausa po ng pagsimula ng crack sa unity team. Kaya nga po, tinawag ni Inday na tambaluslos at nasundan mga kababayan ng pagtanggal ng confidential funds. Nakita ninyo ang behind the story mga kababayan. So malamang, during the election, during the campaign, nakita nila mahirapan niyang matalo sa election si President Bongbong Marcos with his popularity. Makipag-tandem na lang anya tayo. And later on, itulad natin kay Erap Estrada. Plan B. Malamang yun yung plano. Kailang magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya hinayaan mga kababayan na makudita po si Martin Romualdez, mapalitan ni GMA. Eh, GMA po, barkada ng China. Para maging easier sa kanila. Yung pagtanggal sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, as president, at mailuklok si Inday, any possible impeachment.
dati sa political side. On the military aspect po, gusto nga waka ni Inday, yung DND. Hindi man ibinigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. That could be the reason, mga kababayan, kung bakit nang gagalaiti yung pamilya Duterte. Nasupla yung mga masasamang plano. Yung plan B, mga kababayan, that could be supported by China. Ah, ano tingin ninyo sa aking theory, mga kababayan? Connecting the dots, malamang malapit dito sa ating kwento. Pero ito po, wala man akong sources. Mga analysis man lang natin, mga kababayan, based sa mga unfolding events, kung saan talagang desidido sila na magsagawa ng mga activities para bilugin yung isipan ng mga mamamayang Filipino na isusubo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa gera with the objective na gatungan ang uprising para matanggal yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kaya ganon, mga kababayan, ang linya ng ano, ang takbo ng plano. Kaya inaaraw-araw po yung propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sinisiraan yung kanyang policy dito po sa West Philippine Sea. At pag hingi ng saklolo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa allied countries, lalo na sa Amerika. Sir, dahil sa kanilang paniwala na pagkamat wala tayong lakas para matalo ang Amerika, eh yung pangako ni Biden na ironclad yung kanilang pangako na poprotektahan nila ang Pilipinas. Sinisiraan po yung ironclad? Anong ibig sabihin yan? Well, dun sa aking tinuntahan forum po, may isang artikulo si Ato Paglinawan. At lumalabas po na declassify ng Estados Unidos ang isang memorandum na pinabdala ni Henry Kissinger sa US Embassy sa Manila at doon sa commander ng mga American troops dito sa Pacific region. At ang sabi niya, ang topic niya doon is, ang MDT ba ay magiging applicable kapag sumiklab ang labanan sa Spratly Islands? Sinisiraan po yung Mutual Defense Treaty. Si Henry Kissinger po ay dating National Security Advisor at Secretary of State or Secretary of Foreign Affairs sa panahon ni President Nixon at ni President Gerald Ford. Tagal na yun po. Kilala po siya dahil siya po ang arkitekto ng pagbubukas ng diplomatic relations sa panig ng China at ng Amerika. Nung una, ang Amerika ayaw talagang kilalanin ang One China Policy na tinatawag dahil meron silang interes sa Taiwan. Pero nanaig po ang interes ng mga Amerikano at naging malinaw na dapat magkaroon ng access ang mga Amerikano sa merkado ng mahigit na 1 bilyong tao na China at nanaig nga yung ganyang interes at nagkaroon ng One China Policy kung saan kinilala ng United States, ang mga Amerikano, na iisa lang ang China at the Defense Treaty na nangako ang Amerika na sasakluluhan tayo in case of an armed attack ay pwede lang matrigger kapag una-una nagkaroon ng atake sa metropolitan territory ng Pilipinas. Pangalawa, kapag nagkaroon ng pag-atake doon sa mga lugar na ito po, no, territories in Pacific under jurisdiction of either party. Ibig sabihin, yung mga lugar sa Pacific na nasa jurisdiction ng Pilipinas or ng Amerika pero hindi po nasa ilalim ng soberenya ng Pilipinas o ng Estados Unidos. At pangatlo, in case of an armed attack on armed forces, public vessel, and aircraft of either party. No? So kapag inatake po yung armed forces, public vessel, and aircraft of either parties. Now, ang sabi niya, hindi raw po pwedeng matrigger ang MDT kapag pumutok ang labanan sa Spratlys under either of these three circumstances. So, pinalalabas po ni Harry Roque, ang pinagbabasihan niya, yung kay Henry Kissinger, ibinago na po siya, nag-usap na yung ating Pangulong Bongbong Marcos with President Joe Biden, yung pagpunta po ng ating Pangulong Bongbong sa trilateral summit, clarify na mismo kung kasama ba yung Spratlys. Kasama po, sabi ni Joe Biden, sabi ni Austin, sabi ni Blinken, clarify mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano-an niya yung condition that would trigger the Mutual Defense Treaty. Ayan po, Biden reiterates any attack on Philippine aircraft ship in the South China Sea will invoke MDT. So nag-evolve na po
Harimau, yung base mo ng mga statements, yung kay Henry Kissinger. Si Kissinger po, tapos na yung ano niya, yung trabaho niya sa American government. Ang lahat naman na ano, ang lahat ng bagay naman po nagbabago. And because of this ano, threats, binago na po nila. And clarify pa nga yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa isang interview. Nasabi ng ating Pangulong Bongbong. At ito po, tinanong sa kanya during the interview ng Foreign Correspondents Association of the Philippines or FOCAP. Yan sabi dyan sa report ng ANC. Marcos, Philippine to invoke Mutual Defense Treaty if Filipino killed in West Philippine Sea. Kahit po mga kababayan, yun ang usapan nila ni Biden doon sa trilateral meeting with Japan. Kaya nga nag-meeting po sila para i-clarify kailan ba i-invoke or sasaklolo mga kababayan yung Amerika dito po sa atin. Pakinggan po ninyo mga kababayan. So the Mutual Defense Treaty. Despite a Yungin incident recently where some soldiers were injured, reporter siya. You said that there were no reason to invoke the Mutual Defense Treaty. So under what conditions would it possibly What condition na niya? I think Secretary Austin explained it very well. If any serviceman, Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. I actually, when I spoke to him in Washington, I thanked him for making it very, very clear to everyone. And he did precisely that. He was asked the same question that we are all asked: when do you invoke the Mutual Defense Treaty? When does it kick into action? And he said that if a Filipino serviceman is killed, because of Malina, an attack or an aggressive action by another foreign power. Ginugulo lang ni Harimau. Just a follow up. Can the treaty be invoked against also the patrol vessels or the maritime militias rather than the military? Hmm. Well, as long as they have actually pag na may namatay po kahit ginamitan ng water cannon, whether their designation are, whether they're merchant marine or coast guard or actual gray vessels or navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. Thank you so much. The next question. Ginugulo po ni ano? Ginugulo ni Harimau. At ang reference niya, yung statement ni Kissinger. Matanda na yun si Kissinger. Lumipas na yung influence noon. At yung mga kasunduan during his time, malamang binago na. Just like itong sinasabi, mga kababayan niya, mismo na secret agreement with China na pinasok ni Mao Digs. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung mayroon man na niya, pero hindi ko ani alam na mayroon sila. Kung mayroon na niya, I am rescinding it. I rescinded it, anya. Baliwala na siya, kansilado siya, ikis. Kasi po, ang may karapatan po, may authority, yung sitting president, yung present officials, hindi yung mga lumipas na tulad niya. Kaya sila mga assuming, mga kababayan, wala na sila sa posisyon, gusto pa mga kababayan na yung policy nila, foreign policy nila sa China, na yung pagiging submissive tuta ng China, yun ang dapat sundan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kayo nagdidikta? Kaya sila po nagagalit, mga kababayan. Kasi daw, bumalintong na lang yung ating Pangulong BBM. Ang gusto niya, sundan lang yung ginawa ng dating Pangulong Digong, na hindi man po yun para sa interes ng ating mga mamamayang Pilipino, kundi ng mga Chinese. Yan, sinasite niya rito mga kababayan, yung kay Kissinger pa. Yung unang circumstance, metropolitan territory of either party or on island territories in Pacific under jurisdiction of either party. Ang problema, ang Spratly's Island ay disputed. So hindi pa siya malinaw na teritoryo ng Pilipinas.
Sinasabi lang natin na teritoryo natin yan, pero sinasabi rin ng China na teritoryo nila yan. Kaya ang sabi ni Henry Kissinger, hindi magiging applicable ng MDT sa Spratlys kasi ang posisyon ng Amerika ay undetermined kung sino talaga ang may titulo sa mga islang yan. Nang panahon pa yan, dami nangyari, Hari, dito sa West Philippine Sea. At yung atin pong pinoprotect yung Ayungin Shoal. And based doon sa desisyon ng UNCLOS, may legal basis na po tayo. Ang problema kasi po, hindi yon nire-recognize ninyo at ni Maldives mismo. Iyong mga bansa sa buong mundo, mga kababayan, the latest po yung Lithuania, the powerful countries in the world are with us. Nire-recognize nila yung desisyon ng United Nations Arbitral Tribunal. Ayan po yung report dito sa Manila Bulletin. Lithuania on Wednesday, April 24, joined the list of countries supporting the Philippines' fight for sovereignty over the West Philippine Sea on the basis of international law and arbitral award. Ito yung dapat nating pinakikinggan, hindi yung mga past, ano? Mga past leaders ng mundo. Si Kissinger. Lumipas na yung panahon ni Kissinger. Hindi na siya po ang U.S. Secretary of State. Tama pa? Huwag kayong makikinig dito kay Harimau kasi naghanap buhay man lang po yan. Umiipon siguro po mga kababayan ng pondo para akala niya pag tumakbo siya for senator sa 2025, mananalo siya. Huwag kami, Harimau. Malamang, kung nangulilat ka nung last election, baka pamilya mo na lang po at yung grupo mo doon sa Quezon City na dumalo sa forum ang bumoto sa inyo. Hindi nga mag 200. Yung pumirma doon, ma 100 lang po. Ngayon po, mahigit 100 na individual ng koalisyong mamamayan kontra gira ang pumirma sa manifesto sa isang forum ng No to US BBM Proxy War na isinagawa sa lungsod ng Quezon. Target na gawin din ang signing ceremony sa mga paaralan at iba-ibang mga komunidad sa Pilipinas at labas ng bansa. Ayan po. Ngayon mga nanonood sa atin, yung mga magulang, huwag po kayong pagogoyo dito sa grupong pro-China. Mag-iikot daw sa mga eskwelahan para mag-signature campaign. Huwag ninyong isubok sa problema ang iyong inyong mga anak, iyong pinaglalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, the future of the Philippines para sa next generation po. Kaya naninindigan yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa West Philippine Sea. Kaya tuloy-tuloy po ang paghanda. Ito yung balikatan. Pakinggan natin yung report ni Mel Chanco. Sabay-sabay na nagpatrolya sa West Philippine Sea ang mga barko ng France at Amerika. Mula sa Sulu Sea sa Palawan, nakatutuklay si Ian Cruz. Ayan. Mel, narito ako ngayon sa Sulu Sea sa bahagi ng Palawan para ito sa balikatan exercise kasama ang mga bansang Amerika at France. Diba? Ito, Mel, ay nagsimula na nga ang multilateral maritime exercise. Very good. Pakita ko po sa inyo. Kailangan pong maganda tayo kasi pag hindi po, lara natin yung Israel. Pag hindi po, lalamunin tayo ng mga mapagsamantalang bansa. Yan o, mga barko ng Pilipinas, France at US sabay-sabay na nagpatrolya sa Sulu Sea. Yung paganda po sa against the enemy ay hindi po masama. And in fact, yan yung mismong instruction ng ating Panginoon. Yan po, sabi sa Joel, proclaim, Joel 3:9, proclaim this among the nations, consecrate for war, stir up the mighty men, let all the men of war draw near. Let them come up. Nasabihin ba yun ng Diyos, mga kababayan, sa atin kung hindi tama ang pag-defend ng ating sariling bansa? Yun ang utos niya sa Israel. Sabi ni King Solomon sa Proverbs 22 verse 3, the prudent sees danger and hides himself, but the simple go and suffer for it. Tama po.
Kaya ang gusto lang po ng ano ng China, matulog lang tayo. Tinatapik-tapik tayo mga kababayan at pinaliliguan tayo ng mga regalo. Pero ang intensyon niya, kamkamin yung ating kayamanan, nagre-regalo siya. Para mag-take advantage sa atin at dapat niya, huwag kayong papalaglag. Magbarkada tayo. At huwag kayong matatakot po sa paninindak ng ano ng China sa pamamagitan ng kanilang mga minions dito sa ating bansa. Sabi po sa Salmo 27:3, "Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident." Ginagamitan po tayo ng ano ng pananakot, fear-mongering po ang ginagamit ng kalaban. That is the instrument of Satan. Kaya nga po, ang laging sinasabi sa atin ng ating Panginoon, huwag kayo, do not be troubled, huwag kayong matakot. Sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs 21:31, "The horse is made ready for the day of battle, but victory belongs to the Lord." Maniwala kayo, kahit sila mag-assemble pa dyan ng napakaraming ano, Chinese army. May swarming mga kababayan ng Chinese army. Ang ano po, ang victory belongs to the Lord. Tama ba? Tingnan po ninyo yung Israel. Ang daming ano, nagpaplano ng masama. O ngayon po, direkta nang inatake ng Israel yung Iran. Napakaliit ng Israel po. Pero nandyan yung boldness nila. They have great faith, mga kababayan. Hindi sila po natatakot. Pag pumasok anya kayo rito, malilibing tayong lahat. Ganon din dapat ang mensahe natin sa mga Chinese. Huwag kayong mag-attempt pumasok dito sa amin kasi malilibing tayong lahat dito. Dapat live and let live. Mabuhay kayo, mabuhay din kami. Pag inintensyon na ninyo kami rito, malilibing tayong lahat dito. Magiging libingan ito. Libingan ninyo. Dapat ganon po tayo manindigan dito sa ano, sa laban na to sa West Philippine Sea. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit ako pa joke-joke, pero kung talagang walang gustong pumindot, basta i-position na po yung ultimate weapon, i-position na dyan sa EDCA. Walang mag-volunteer po. Tawagan ko yung Presidential Communications Office. May linya naman ako doon. Sabihin ko, ako na mag-volunteer. Sabihin ninyo sa ating Pangulo, pumikit na lang kayong lahat kung ayaw ninyong ano, pumindot. Pipindutin ko yan sabay-sabay, mga kababayan. Tapos na ang agawan ng teritory kasi wala na lahat. Sino pang mag-agawan? O di doon na tayo sa ano, tribulation na tayo. Ganun ang mindset po ng mga Israelis. Yan sinasabi ko sa inyo na Samson option. Basahin ninyo yung kwento ni Samson. Kaya wala pong makasindak sa Israel. Napakalit na bansa, the size of Bicol region, pero walang makasindak. Ubos kung ubusan niya. Ganun po, 1.2 billion yung mga Chinese as compared sa atin, 110 million lang tayo. O di talo sila. Di ba? Mas marami yung damage nila. Lalo't kalyado natin yung Amerika, Japan, Australia, India, European Union. O, saan man yan? Kaya sila po nagagalit kasi na-checkmate natin. Kaya tayo, wini-weekend na nila yung ating position, yung ating resolve sa pamamagitan po ng propaganda. Kaya po, sabi dito sa latest na balita, West Philippine Sea Conflict, Philippine-US agree to collaborate on fighting China's information manipulation. Sabi po ni Babe Romualdez, ambassador natin sa Amerika. Ayun po yung pinag-usapan po. Palalalimin po yung collaboration on countering foreign information manipulation. Sabi dyan, we will be using cybersecurity measures because they use disinformation manipulation via social media. Also more accurate information to counter false narratives. Ito po ang sample ng false narrative. Ayan po ang salarin. Ila po ang instrumento ng China sa false narrative. Pinangalanan na mismo sila, mga kababayan, ni Tariela. Yan po yung report dito sa Impact Leadership kahapon. Oh.
Jay Tariela. Ito niya yung mga ginagamit ng mga Filipino. Yan po. Si Tikya. Ang ginagamit niya, sabi ni Tariela. Yan yung ano, post niya, mga kababayan kahapon. These Filipinos, anya, these are Filipinos and they are participating in interviews of, or receiving coverage from a media outlet affiliated with the Chinese government. It is worth inquiring why China would allow them to be featured by their propaganda arm before buying their arguments. Obviously, their views definitely align with China's false narratives and misinformation about the West Philippine Sea. You know, pinangalanan mismo ni Jay Tariela, Commodore. Wala nang takip-takip pa. Diritsahan na mga kababayan. In-expose yung mga personalities na to. Maniwala pa kayo sa kanila. Kaya ingat po tayo sa manipulation ng information, lalo na yung mga survey. Kasi malamang sa malamang, mga kababayan, funded po ng Beijing para bilogin po yung isipan ng mga Filipino at makapaglukluk sila ng mga officials natin na kampi sa kanila. Tama pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.